mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang hapon, Probinsya na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sa right time na papanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, December 7, 2023. Anim na bayan sa lalawigan ng Aklan, pasok sa 2023 Seal of Good Local Governance Awardees. May detalye sa balita si Jelena Sales. Pasok ang anim na bayan sa lalawigan ng Aklan bilang 2023 Seal of Good Local Governance Awardees. Ito ay matapos ma-validate ng Department of the Interior and Local Government. Masaya naman ng gobyernong probinsyal ng Aklan na nangibabang muli at unti-unti nang bumabangon ang lalawigan matapos ng pandemya. Ikinatuwa rin ito ng mga local government unit na makapasok ang ilang bayan sa nasabing award, particular na ang bayan ng Banga, Buruwanga, Ibahay, Kalibo, Malay at New Washington. Ang nasabing award ay ibinasi ng DILG sa katapatan at kahusayan ng mga munisipalidad sa lalawigan ng Aklan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Provincial Treasurer's Office Aklan humakot ng award sa Regatta Year-End Conference 2023. Humakot ng award ang Provincial Treasurer's Office Aklan sa isinagawang Regatta Year-End Conference 2023 na ginanap sa Iloilo City. Ito ay sa pamumuno ni Mr. Bernardino Villaruel kung saan nakuha nito ang ilang mga awards. Kinilala ang probinsya ng Aklan bilang Top 1 Economic Enterprise Collection Efficiency, Top 1 sa Year-on-Year Growth in Economic Enterprise, Top 1 sa Year-on-Year Growth in Locally Sourced Revenues, Top 1 sa Year-on-Year Growth in Real Property Tax, Top 2 naman sa Year-on-Year Growth in Fees and Charges, Top 2 sa Highest Collection Efficiency in 4 Locally Sourced Revenues, Top 2 sa Highest Locally Sourced Revenues in Business Tax at Other Taxes 2022 Collection, Top 2 naman sa Highest Locally Sourced Revenue 2022 Collection, Top 2 sa Highest Locally Sourced Revenue in Real Property Tax 2022 Collection, Top 2 sa Highest Locally Sourced Revenue in Economic Enterprise 2022 Collection, Top 2 sa Best Performing Provincial Approver of Electronic Statement of Receipts and Expenditures Resorts in Region 6 for Calendar Year 2022, habang Top 3 naman ang Provincia ng Aklan sa Real Property Tax at Top 3 sa Fees and Charges. Samantala, nagpasalamat naman ang Provincial Treasurer sa Office of the Provincial Assessor sa pamuno ni Mr. Cocoy Sugilorn, ganun din sa 17 na mga Municipal Treasurers ng Aklan bilang bahagi ng naturang opisina sa pagtutulungan na maabot ang naturang mga award. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Iba't ibang aktibidad isinagawa ng LGU Lezo bilang pagunita sa World AIDS Day. May detalye sa balita si Nika Bautista. Bilang paggunita ng Local Government Unit ng Lezo sa World AIDS Day, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa Barangay Mina Multipurpose Hall nitong December 4, 2023. Inorganisa ito ng RHU ng Lezo sa pangunguna ng Dr. John Weeble Ingles at Mr. Kiran C. Palma sa tulong ni SB Mikeya Ecasas, SB on Health. Ipinahayag ni Municipal Mayor Mary Lynette R. Fernandez ang kanyang suporta sa paggunita sa World AIDS Day, kung saan sinabi niya na kinakailangan ang mas mataas na pondo para sa pagtugon sa AIDS. Nagkaroon din ng talakayan ang mga kabataan tungkol sa HIV. Bukod pa rito, mayroon ding poster making at quiz bee contest na naglalayong ipakita ang pagkamalikhain, talento at kaalaman ng mga mag-aaral sa pag-iwas sa HIV. Highlight din sa nasabing kaganapan ang fun walk activity na sinundan ng U4U Teen Trail activity na nilahukan ng Lezo peer educators at mga mag-aaral mula sa Lezo Integrated School, Catalino M. Prado National High School at Lezo Technical College. Sa pamamagitan naman ng pagsisindi ng kandila ay nagtapos ang naturang kaganapan na nagsilbing panalangin sa lahat ng mga biktima ng naturang sakit. Nika Bautista, Kalibo Cable News.
Municipal Health Office Tangalan, patuloy ang kampanya laban sa anti-rabies. May detalye sa balita si Jelena Salas. Patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at aktibidad kaugnay sa Rabies at Anti-Rabies Act ang Local Government Unit ng Tangalan sa pamamagitan ng Municipal Health Office. Nitong unang araw ng Disyembre, nagkaroon ng information dissemination campaign para sa mga residente ng Barangay Dapdap dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng animal bites sa naturang bayan. Kaya't pinangunahan ng MHO ang Information Dissemination Campaign ukol sa rabies at pagtalakay sa Anti-Rabies Act. Nilalayo ng aktibidad na babawasan ang nasabing kaso at maiwasan na magkaroon ng kaso ng mga namamatay dahil sa rabies. Maliban dito, tinalakay din ang update sa Smoking Cessation Program Implementation at Anti-Smoking Vaping Ordinance. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Malay Municipal Station, nagsagawa ng Christmas Lighting Ceremony. Matagumpay na isinagawa ng mga miyembro ng Malay Municipal Station ang Christmas Lighting Ceremony na ginanap sa Malay Municipal Station Headquarters, Boracay Island, Malayaklan, nitong buwan ng Disyembre. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dionis Amugis, Acting Chief of Police ng Malay Municipal Station. Kaugnay nito, ang Malay PNP Building ay nilagyan ng mga dekorasyon kagaya ng Christmas lights, Christmas tree at iba pa na nagsisimbolo ng diwa ng Pasko. Sa kasagsagan ng naturang programa, nagbigay ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Dionis Amugis kung saan hiling nito na sana ay maging maligaya, makabuluhan at puno ng pag-asa ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Samantala, ang Philippine National Police Headquarters, Police Regional, Provincial at Municipal Offices ay nagsagawa din ng lighting ceremony sa kani-kanilang mga istasyon bilang paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan. RJ Briones, Kalibo Cable News. Isang itinayo sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak. Ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gabang. Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, maghahatid ng composting facility for biodegradable waste sa Aklan. May detalye sa balita, si Nika Bautista.
nakatakdang maghatid ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ng composting facility for biodegradable wastes sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center. Ito ay isang proyekto na pinondohan sa ilalim ng National Organic Agriculture Program, High Value Crops Development Program at National Rice Program para sa calendar year 2023. Ang technology package sa nasabing proyekto ay binubuo ng isang rotary composter at isang unit din ng shredding machine. Una na ring nagsagawa ng site validation ang naturang ahensya sa nasabing lugar. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Kasalan sa Bayan 2023 sa Bayan ng Lezo, matagumpay ni isinagawa. Matagumpay ni isinagawa sa Bayan ng Lezo ang kasalan ng bayan na ginanap nitong December 6, 2023 kung saan umabot sa 35 couples ang naikasal ni Mayor Mary Lyneth Fernandez ng Lezo. Naging matumupay ang naturang mass wedding kasabay ng 60th birthday ng alkalde. Dinaluhan naman ito ng ilang lokal na opisyal ng Lezo at mga kaanak ng mga ikinasal. Kaugnay nito, napag-alaman na 50 years old ang pinakamatanda na ikinasal na couple, habang 20 years old naman ang pinakabata at karamihan sa mga ito ay mahigit 6 na taon nang nagsasama na walang basbas ng seremonya ng kasal. Makikita naman ang lubos na kasiyahan sa bawat mag-asawa dahil maliban sa ingranding libreng kasal ay may libre pang cake at lechon manok ang mga ito at prenup pictures. Samantala, layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng maganda at libreng kasal ang mga magpartner sa Bayan ng Lezo. Eric Briones, Kalibo Cable News. Kalibo Project Monitoring Committee nag-inspeksyon sa Satellite Health Center sa Barangay Andagaw. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nag-inspeksyon ang Kalibo Project Monitoring Committee sa katatapos lang na konstruksyon ng Polyclinic o Satellite Health Center sa Barangay Andagaw, Kalibo. Ang pagtatayo ng naturang pasilidad ay pondo mula sa Seal of Good Local Governance o SGLG Incentive Program. Layunin ng pagsisiyasat ng Project Monitoring Committee na may representasyon mula sa private sector para sa transparency. Ang mga bayan sa buong bansa ay inatasan na gumawa ng kani-kanilang komite na magtitiyak sa kalidad ng mga infrastructure projects. Nika Bautista, Kalibo Cable News. LGU Tangalan, nagsigawa ng information dissemination campaign tungkol sa smoking cessation program implementation. Nagsigawa ang lokal na gobyerno ng Tangalan sa pamamagitan ng Municipal Health Office ng information dissemination campaign tungkol sa smoking cessation program implementation na ginanap nitong December 5, 2023. Pumunta ang mga staff ng MHO Tangalan sa Barangay Hawili at Barangay Pudyot upang isagawa ang naturang kampanya laban sa Anti-Rabies Act at Smoking Cessation Program Implementation kung saan nagbigay sila ng update. Tinalakay din sa nasabing aktibidad ang tungkol sa anti-smoking at vaping ordinance. Samantala, layunin nito na mapababa ang kaso ng rabies, ganun din maging aware ang publiko tungkol sa komplikasyon sa kalusugan dulot ng paninigarilyo. Nais ng lokal na gobyerno ng Tangalan na mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente sa nasabing mga barangay. R.H. Briones, Kalibo Cable News. Lokal na gobyerno ng Tangalan, nagsagawa ng blood donation activity. May detalye sa balita, si Jelan Rosales. Nagsagawa ng blood donation activity ang lokal na pamahalaan ng Tangalan sa pamamagitan ng Municipal Health Office nitong ika-4 ng Disyembre na ginanap sa Tangalan Sports and Cultural Center. May kabuang bilang na 87 ang matagumpay na nakapag-donate ng dugo. Nilalayon ng lokal na pamahalaan ng Tangalan na panatilihin na pagtutulong-tulungan ng bawat residente sa oras man na pangangailangan para sa ikakaunlad ng kanilang bayan. Naging matagumpay naman ang nasabing programa sa suporta ni Mayor Gary Fuentes at Vice Mayor Jean Fuentes, Philippine Red Cross Aklan Chapter, RHU staff, at Guardians Brotherhood Incorporated. Jelena Rosales, Kalibo Cable News.
Aklan, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya na Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, muntun latest weather updates subong nga adlaw Thursday, December 7, 2023. Northeast monsoon ang ga-apekto sa Northern Luzon. Meanwhile naman, diri sa tansa Western Visayas, maging generally fair weather kita. Pero expect naman gaya pa ng isolated nga mga pag-uhlan, pangingilat ka panagub, tuga sinis ang Easter disk kag localized thunderstorm, labi na gita hapon kag sa kagabihon naton. Kasarangan sa direksyon nga amihan na sidangan para sa hangin natin diri sa Western Visayas, kasarangan naman dayon para sa mga balod naton diri sa atong katigatan. Forecast ang temperature naton generally 26 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5:26 PM karon sa gabi, kabugbutlaki ni siya 5:56 AM buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang ato ng official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na ito ng mga official social media accounts, halin din sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.